Good morning, good morning, good morning mga kalipid, mga kaguro at mga kahadir. So ngayong umaga po live tayo dito mula sa Pangulay High School. At ngayong umaga, tatalakayin natin kung paano ihahanda ang mga growing media na pagpupunlaan ng ating mga iba't ibang klase ng mga botong seedling ng ating mga gulay. So sa pag-mimix ng mga growing media, siguraduhin natin na masunod natin yung tamang proportion ng iba't ibang component. So meron tayo dapat ng CRH or carbonized rhizal, meron tayo ng guardian soil at meron tayo ng compost at saka kukukwerdas. So yun po ang dapat na apat na gagamitin natin. With absence of kukukwerdas, pwede tayong gumamit ng silsan o inayag na baybay. Yun po. Anong gagawin natin? So kinakailangan sa tinatawag natin na right proportion. So 1:1:1:1 yung ating ratio. So ibig sabihin, isang bahagi, isang party ng lupa, isang party ng sibstan o inayag na baybay, isang bahagi din po ng compost, kahit ito ay galing sa decompost na palay o kaya yung ating vermicast at saka yung tinatawag natin na CRH or carbonized rhizal. So ito na po yung resulta. Ang dating malagkit o mapilit na lupa, ngayon po ito ay very friable na o very bogag na lupa. Yan po. So ito yung ideal para tumubo yung ating mga pananim sa lalong madaling panahon. Yan po. Nauna namin mga ipinunla na mga pananim, buto ng litos, meron tayo ng okra at meron ng meron tayo ng pakwan at saka meron tayo ng soybeans or balatong, tinatawag natin na string beans. At dito meron din tayo ng okra at saka yung ating. So ngayong umaga, papadamihin natin kasi massive production tayo, preparation for the contest. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung pagpupunla ng litos. Para na rin po matutunan nyo ang isang strategy kung paano po tayo magiging isang productive grower ng litos sa ating locality. So ang litos po ay umabot na po ng 400 pesos per kilo. So yun po, ibig sabihin sa isang 1.8 kilo, this is equivalent to 50 pesos. So dito sa amin, nagkakaubusan ng supply ng litos. Kaya kung gusto nyo matuto ng tamang kalaman tungkol sa pag-aalaga ng litos, tara, samahan nyo ako. Okay, ang litos ay sadyang meron ng maliliit na buto. Yan po. Papakita ko sa inyo ngayon paano ipupunla ang maliliit na buto ng litos. Yan, ganito kaliliit ang buto ng litos. Yun. So ang litos ay isa sa mga halaman na sabi natin masyadong masilan pagdating sa iba't ibang uri ng weather condition o iba't ibang klase ng panahon. Kaya nangangailangan ito ng intensive care na tinatawag natin, masusing pag-aalaga at maingat na pag-aalaga simula sa pagpupunla hanggang sa siya ay lumaki. So anong gagamitan sa pagpupunla ng litos? Siyempre, meron dapat tayo ng seedling tree, meron tayo ng growing media, at meron tayo ng stick. So ang unang gagawin, yan. Kukuha lang tayo ng 4-5 buto. Okay. Ilagay natin sa bawat butas ng ating seedling tree. Maraming mga farmers ang nagsisimula na rin magpunla ng mga buto ng litos, ngunit kadalasan failure sila, hindi sila marunong magpatubo. Keep on watching para matuto kayo kung paano ang tamang pagpupunla ng litos para rin po magaya ninyo sa inyong mga tahanan.
maglagay ng mga puto. So susunod na gagawin natin, kinakailangan maingat natin ihalo yung mga maliliit na buto ng litos sa lupa. Para lamang po dumikit yung mga buto sa lupa. So kinakailangan galawin natin yung lupa. Huwag natin masyadong tatakpan ng lupa kasi nga ang buto ng litos ay masyadong maliit, wala siyang kakayahang para itulak pataas yung lupa. Kaya kung masyadong malalim ang buto, so hindi na siya mabubuhay. Yan yung mga pilyo ng ating mga farmers. So doon sila nagkakamali. Sprayer. Pera muna ng sprayer. So, ito na po yung ating buhay na litos. Okay po. So, mapapansin natin. So, yan po. Almost 100% po yung kanyang germination percentage. Sa ganong paraan po, sigurado po na hindi tayo magsasayang ng pira. Imagine, 250 pesos po yung per pack ng bawat buto ng litos. Kaya hindi natin dapat sasayangin. Kinakailangan, alamin natin ang tamang teknolohiya kung paano natin ito ipupunla at paano natin sila bubuhayin. Okay, lang kayo sa akong channel. So, kakalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. At kung mayroon kayo ng mga katanungan, so huwag kakaligtaang mag-iwan ng mga katanungan. Pagkat ito ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya.